Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng salibutan, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung hindi ibig niyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ating Ebanghelyo ay mula sa huling hapunan ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon na sa gabing iyon siya'y dadakpin ng kanyang makaaway at siya'y pahihirapan at siya'y papatayin. Kaya nga dito sa Ebanghelyo ay parang siya'y nagpapaalam. Sabi niya sa kanyang mga alagad, ako'y aalis, ngunit babalik din ako. No? Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. At ang sabi pa ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. No? So, iyon. Huling hapunan, nabibilang na ang oras at dadakpin na nga ang Panginoon. Sabalit yun ay kailangan mangyari, sabalit hindi naman doon matatapos ang kwento ng buhay ng Panginoon sapagkat yun ay magwawakas, hindi sa kamatayan, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. Alam niyo mga kapatid, sa ating buhay, may mga pangyayari din na kailangan mangyari. No? Hindi man natin ginugusto, pero kailangan mangyari. Sabalit alam natin na yun ay panandalian lamang. Alam natin na may naghihintay pang iba yung buhay sa kabila. Ito ay walang iba kundi yung kamatayan. Alam natin ang kamatayan ay isang unwanted evil, no? Kasi wala naman talagang gusto may kamatayan. Sabalit alam naman natin bilang tao, lahat tayo ay haharap dito sa iba't ibang paraan. Sabalit alam din natin na hindi naman sa kamatayan magwawakas ang ating buhay sapagkat may naghihintay sa ating buhay na walang hanggan. So malungkot, siyempre malungkot pag may pumanaw, pag meron tayong mga kasama o mahal sa buhay na pumanaw, malungkot. Sabalit alam natin na sa kabila ng kalungkutang ito ay may naghihintay na buhay na walang hanggan. Yun ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Kaya nga, sa unang mga Kristiyano ay nagawa nilang harapin ang kamatayan sapagkat alam nila na hindi naman dun magwawakas ang buhay. May buhay na walang hanggan pa na naghihintay. So ganun din tayo bilang mga mananampalataya. Kaya ako bilang pari, isang napakagandang inspirasyon na dati-dati kasi nung hindi pa COVID, nakakadalaw pa kami sa mga may sakit, no? Mga may sakit na alam nila na mamamatay na sila. At nakakatuwang dumalaw sa isang may sakit na tanggap niya na ang kanyang kamatayan. May mga ganun eh. May mga taong alam nila na mamamatay na sila at tanggap na nila ang kanilang kamatayan at hinihintay na nga nila eh. At alam nila na hindi doon magwawakas kundi may buhay na wala hanggan. No? Kaya tayo sana ay ganun din ang ating pananampalataya, manalig tayo. May muling pagabuhay na naghihintay sa atin.